So ngayon nga ay mayroon tayong tatlong topic na pag-uusapan about nga sa Los Angeles Lakers at ang kanilang pagkatalo ngayon against sa Blazers. At pati na rin itong si Luka Doncic, gumawa na naman ng history. Talagang napaka-historic player at generational player nga itong si Luka. At si Giannis din, titingnan natin sa huling topic natin ang kanyang reaksyon matapos malaman niya na sila na nga ngayon ay second seed na nga sa Eastern Conference. Nalagpasan nga nila ngayon ang Brooklyn Nets sa kanilang panalo against nga sa Houston Rockets. So ito ang Los Angeles Lakers ang ating pag-uusapan ngayon dahil nga natalo nga sila ngayon against sa Portland Trail Blazers at nagresulta ngayon na bumaba nga sila ngayon sa 7th seed. Ito, tingnan natin ang standings ngayon sa Western Conference. Ang Utah Jazz nga ang number 1, ang Phoenix Suns ang sumunod, ang Clippers, ang Nuggets, ang Maverick, ang Trail Blazers, ang Lakers at ang Warriors. So kung normal nga lang nga na season at wala tayong play-in na tournament, silang 8 ang papasok nga sa playoffs. Pero dahil nga meron tayong play-in tournament ngayon, maglalaban nga ang 7th at 8th seed at 9th and 10th seed. Now, kung natapos yung season ngayon, ang Los Angeles Lakers, ang Warriors, ang Grizzlies at ang Spurs nga ang maglalaro sa play-in tournament sa Western Conference. Dahil nga yan sa pagkatalo nga ng Lakers against sa Blazers. Now, kung lang naman na matapos lang ang season ngayon, pero nga, swerte pa nga ang Los Angeles Lakers dahil may pagkakataon pa silang maka-clinch nga ng playoff seed at hindi na nga maglaro sa play-in tournament. Dahil meron pa nga 3 to 5 games ata ang natitirang Los Angeles Lakers. So yung mga laban na yun ay must win games nga para umakyat nga sila sa standings kahit hanggang 6 lang at 5 para nga maiwasan na nila ang komplikado nga ang play-in tournament. So must win games nga ang mga susunod na laban ng Los Angeles Lakers kung ayaw nga nilang madelikado pa ang kanilang tsansa sa NBA playoffs ngayong taon na ito. At susunod naman nating topic ay ito nga si Luka Doncic. Ito nga ay gumawa na naman ng history itong batang ito dahil nakamit niya nga ang fastest 5,000 points sa NBA. Nagawa niya ito 194 games nga lamang. At pang-apat nga siya sa youngest na makamit nga ang 5,000 points. Sa number 1 si LeBron James, 21 years old and 22 days. Pangalawa si Kevin Durant, 21 years and 133 days. Si Carmelo Anthony nasa number 3, 21 years old nga lang siya at 292 days nang makamit niya ang 5,000 points. At si Luka naman na pang-apat ay 22 years old and 68 days. So history na naman ito para kay Luka Doncic. Congratulations sa iyo, Luka. At sa pangatlo naman natin topic ang pag-uusapan, ito nga si Giannis Antetokounmpo. Panorin niyo ang kanyang reaksyon about sa second seed na nga sila ngayon sa Eastern Conference. You guys are now the second seed in the Eastern Conference. We are left. So you are second. We are second. Five games left for you. Five games left for the Nets. Kind of, what does this? Are you thinking about this going down the stretch? Obviously, No. Why is that? I don't care about second place. Like, it does not matter. All that matters right now is building good habits and playing good basketball. And guys are playing great. Group was unbelievable today. Freaking believable. Unreal, bro. So sabi nga ni Giannis, it doesn't matter daw yung seeding nila. Ang importante daw na maganda daw ang rhythm ng team at maganda nga ang nilalaro nila para nga makapag-prepare sila ng maayos sa playoffs. Which is totoo naman, lalong-lalo na ngayong season na kakaunti nga lang ang pwedeng umatind na fans. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na. Well, everyday maroon tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!